Kahit natalo ang Los Angeles Lakers kontra sa Philadelphia 76ers, para sa akin ayos lang yon, kasi ibinigay pa rin naman nila ang lahat para makuha sana yung panalo. Para pala sa mga hindi nakakaalam, hindi nakapaglaro sa laban na to si LeBron at isama mo na rin dyan sina AD, THT at Kendrick Nunn. Hindi man pinalad na makakuha ng Lake Show ang panalo, pero guess what? 76ers 1-5 sa score na 126-121. Great team effort ang ipinakita ng Los Angeles Lakers sa laban na to. Akalain nyo naglaro sila without their best players, pero pinahirapan pa rin nila ang 76ers. Nakasalukuya ang pangalawa sa standing ng Eastern Conference. Kudo sa lahat na manalaro ng Lake Show kanina, lalo na kay Dwight Howard at Russell Westbrook na umiscore ng 24 points each. Natapos naman ni Malik Monk yung laban na to with 23 points, 3 assists at 1 rebound. Nakapagtala naman si Carmelo Anthony ng 20 points off the bench, 13 points, 8 assists at 5 rebounds mula kay Stanley Johnson. Tapos 8 points, 9 rebounds at 2 blocks naman para dito kay Wenyen Gabriel. Habang pinapanood ko yung laban na to, bigla akong nagulat sa ginamit na starting 5 ni Coach Frank Vogel matapos niyang gumamit ng big lineup. Kadalasan kasi sa nakikita o napapanood natin sa laban ng Lake Show, gumagamit sila ng tinatawag na small ball lineup. Pero in this game, kakaiba mga idol. Balang ginamit ko sinilang starting 5 sa laban na to ay sina Russ, AR15, Stanley Johnson, Wenyen Gabriel at Dwight Howard para sa center position. Well, para sa akin mga idol, I think maganda naman ang kinalabasan ng starting 5 na to. Sa katunayan, natapos nga yung first quarter na nakuha nila ang kalamangan laban dito sa 76ers sa score na 30-27. Pero syempre, hindi pa naman doon natatapos ang laban at nakagawa nga ng paraan itong Philadelphia 76ers at sa bandang huli, nakuha nila ang panalo laban sa Lake Show. Para sa mga hindi nakapanood, pinangunahan ni Joel Embiid ang opensa ng 76ers na umiscore ng 30 points, sinundan naman ng 24 points ni James Harden. Dahil sa resulta ng laban na to, napaisip ako bigla at nasabi ko sa sarili ko kung makakapasok pala ang Los Angeles Lakers sa darating na playoffs ng healthy, malamang marami silang papahirapan na teams. Isipin nyo, nahirapan tong 76ers without their best key players. Paano pa kaya kung kompleto sila, diba? Pero hindi naman kasalanan ng 76ers yon. Bali, ang pinapoint out ko lang dito mga idol, habang may laban, may pag-asa pa talaga tong Lake Show. Lalo na't hindi pa naman natin nakikita ang full potential ng lineup nila. Siguro kinakailangan lang talaga ni Coach Frank Vogel magtiwala sa mga players nila. Mas magandang lineup o rotations, mas malaki ang chance ang manalo. Lalo na sa paggamit ng big man nila. Well, hindi pa naman uli ang lahat para iayos o itama ang dapat itama. Kaya no matter what happen, basta hindi pa na i-declare ang champion ngayong 2022, buo pa rin ang tiwala ako sa Lake Show. Ayun mga idol, ano sa tingin nyo? May chance pa bang makuha ng Lake Show ang kampiyonato this season? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa suporta nyo mga kasolid. It's your boy King Jan. I'm out.